salamat sa pagmamahal ng lahat ng mga kaibigan ko. Pumanaw na po kaninang alas 6:15 ng umaga ang isa sa pinakahangaan at ginagalang na aktor ng bansa, si Mr. Rudy Fernandez. Binawian ng buhay si The Boy sa kanilang tahanan sa White Plains, Quezon City matapos ang mahigit 2 taong pakikipaglaban sa periampullary cancer. Si Rudy ay 56 na taong gulang. Naulila ni The Boy ang kanyang kabyak na si Miss Lorna Tolentino, ang kanilang 2 anak na sina Rap at Renz, gayon din si Mark Anthony Fernandez. Ang mga labi ni Rudy ay nasa Heritage Park sa Taguig City. Ihahatid siya sa kanyang huling hantungan, also at the Heritage Park, on Thursday, Independence Day. Bilang pagtupad na rin sa kahilingan ni Rudy, bukas po sa publikong nais makiramay ang kanyang lamay. Mga puting bulaklak ang nais ni The Boy na dalhin sa kanyang burol. Ang buong pamilya ng Star Talk ay taus-pusong nagkikiramay sa mga naulila ni The Boy, lalo na kay Miss Lorna Tolentino na isang mahalagang bahagi ng aming programa. As our own way of condoling with Rudy's family, ang episode namin ngayong hapon ay niyahandog namin sa kanya. Nasa Heritage Park ngayon si Boots Francisco for our continuing coverage ng burol ni The Boy. Okay, mga kaibigan, narito po ako ngayon sa Mortuary Chapel ng Heritage Park dito po sa Taguig. At kasama ko po si Senator Bong Revilla, isa po sa mga nakasama ni Mr. Rudy Fernandez sa kanyang mga huling sandali. Senator, kagabi ay magkakasama na kayo. Ano yun, nagkaroon ba kayo ng parang premonition na para bang eto na? Kasi at around 7 o'clock in the evening, tumawag sa akin si Senator Jinggoy. Sabi niya sa akin, pare, punta ka na dito. Nag-drop yung kanyang blood pressure. So, takbo agad ako sa bahay niya. Pagkakita ko kay The Boy, medyo nangihina siya. Gumaganon. Tapos sabi ni Jinggoy, pare, ito na si Senator Bong. Dinilit niya yung mata niya. Tapos nung pagkakita niya sa akin, tapos parang ginanon niya yung mata niya. Tapos sabi ko, tapos pinipilit niya magsalita. Sabi niya, sabi ko, pare, huwag ka na magsalita. Andito kami. We're here para sa'yo, hindi kami alis dito. Sabi sa laban ka, ganun. And si The Boy, parang ganun, lalaban ako, parang ganun yung ano niya. Talaga makikita mo sa kanya, no? Kahit teary-eyed siya, kita mo talaga nilalaban niya. So, nagbantay na kayo hanggang madaling araw niyan? We stayed there till 5 o'clock in the morning. Sabi ng doctor, mukhang stable naman si The Boy, pwede na kayong pahinga muna para relyebo kayo. Umuwi ako sa bahay, magpapahinga ako. Pagdating ko sa bahay, biglang may na-receive na akong text, bumalikan na dito. Tapos tumawag na si Senator Jinggoy. So, balik na ako doon. Medyo na-late ako ng 5 minutes. Wala na siya. Pero, Senator, so ang mga kasama niya sa kanya mga huling sandali ay siyempre si Miss Lorna Tolentino. Sino pa? Yung mga anak niya nandun. Si Ralph, si Renz, si Mark. Saka yung mga kapatid niya, sila Ami, nandun. Ami, Austria. Pagkatapos, so ano ang senaryo nung pagbalik mo? This was, I suppose, way past 6:50 na, no? Nung nakabalik ka? Yeah. Mga ganon, mga 6:20, 5 minutes late ako. Si Senator Jinggoy nandun na inabot niya pa. Sila yung siya yung nakapagsabi, according to Senator Jinggoy, nabulungan niya, pare, sige na, go ahead. Sige na, kami nang bahala dito. So, sabi niya, yun, after 5 minutes, nawala, yun na, putulan na siya na hininga. Pero kasi hanggang ngayon, hindi ko pa nakakausap si Ms. Lorna Tolentino dahil kalalabas lamang po ng mga labi ni Mr. Rudy Fernandez. At mamaya ay makakausap po natin siyempre si Ms. Lorna Tolentino na talaga naging napakatatag. Anong masasabi niya? Ano ba ang mga eksena na naganap ng mga huling sandali ni Mr. Rudy Fernandez? Yung sa mga nakakita, anong pangyayari yung last 30 minutes ni The Boy,
nung bumagsak na yung blood pressure na ng 40, yung kanyang blood pressure, nag-iyakan na sila. Hysterical na si LT. Then, umiiyak siya, ganun. Then, biglang dumilat yung mata ni the boy. Then, sabi, mama. Tapos, yun yung huli niyang salita na. Well, maganda marinig din natin sa kanila. But makikita mo talaga yung pagmamahalan ng mag-asawa. Yung care sa bawat isa na ayaw iiwan ng... Parang pelikula eh. It's like a movie. Tsaka yung pagmamahal niya sa anak niya, makikita mo, every time na may dadalaw sa kanya, nandiyo yung mga anak niya, makikita mo, teary-eyed palagi. Kung may magagawa lang bumangon dito, parang bangon ako. Pero Senator, mapunta naman tayo sa funeral plan. So dito mag-stay ang mga labi ni Mr. Rudy Fernandez. Hanggang kailan ito? Until Thursday. Hindi pa natin alam kung ano oras ang libing niya. Until Thursday, dito siya. Kaya't yung mga tagahanga na gustong makita si The Boy, pwede po kayong, welcome po kayo dito. Alam ko kasi medyo na at least nagkaroon kayo ng pagkakataon na makasama pa rin si The Boy na amin hanggang sa kanyang huli nga sandali. Pero ngayon kung how will you review yung scenario since 2 years na nagkasakit siya tapos at umabot na tayo dito sa ganito na nawala na siya. Kasi nasaksihan natin yung since the beginning, kasi naglalaro kami ng badminton yan, very healthy, talagang he doesn't even smoke, he doesn't drink. Talagang napaka ano siya sa katawan niya, napaka ingat niyan. Nilagnat lang yan eh. Then after nung lagnat, nagpa-check up siya. Siguro 1 week siya yata nilalagnat. Hindi alam, akala nila, trangkaso. Yung pala, meron na siyang cancer. May findings na ng ganun. So, yun. Then, so nagpa-check up siya dito. Yun yung nag-turn out na yun nga yung cancer niya. Pero makikita mo sa kanya, may doktor nagsabi sa kanya, you will only live for 6 months. Sabi niya, hindi ako naniniwala dyan. Walang kwenta yung doktor niya. Palitan natin yung doktor. Humanap tayo ng iba. Talagang ano siya, yalaban niya. Tapos nung talagang may nagsabi sa kanya yung doktor, okay, ma-ano natin yan, baka ma-cure natin. So nagkaroon siya ng pag-asa. So, pinamili siya, chemotherapy or Xng. Chemotherapy, baka magkaroon ng rashes.